So good day guys, Mac Garage again and welcome to my channel. So today guys, sasagutin ko lang yung mga siguro mga tatlo or apat na yung nagtatanong sa akin about sa bakit nawawala yung hatak ng kanila or ng ating mga sasakyan. Madali lang guys malaman kung especially kung nangyayari to yung pagbagal ng mga sasakyan natin or pagkawala ng hatak kapag napapabayaan natin yung ating maintenance sa ating sasakyan. So, bibigyan ko kayo ng 6 or 5 kadahilanan kung bakit nawawala yung hatak ng ating mga sasakyan. So, unang-una na dyan guys, yung air filter. So, yung air filter guys is a simple way na pag-maintenance lang natin sa ating sasakyan. So, angat lang natin yung ating hood sa dyan, sa may harapan ng ating makina. Hanapin natin yung box ng air filter natin. I-open natin, linisan natin, sprayan natin ng hangin. Pwede nyo gawin yan. Sa mga gasoline station, meron silang libreng hangin doon. So, bugahan nyo lang. And then, kung sobrang dumi na at parang piling nyo na hindi na nakakapasok yung mga hangin, mas mainam na palitan nyo na kagad yung air filter nyo. So, bakit? So, yung air filter guys natin is sobrang halaga yan sa ating sasakyan. So, dyan nagmumula yung hinihigop na hangin ng ating sasakyan. So, pagka madumi yung hangin and barado yung ating air filter, magkakaroon tayo ng tinatawag na paghina ng sasakyan kasi mahihirapan yung ating sasakyan dahil hindi niya nakukuha yung tamang hangin na kailangan ng ating computer. So, pwede rin kayong lumakas ng gasolina dyan kasi magiging rich yung sunog ng inyong sasakyan. So, lalakas kayo sa gasolina, hihina kayo sa hangin. Okay? So, punta na tayo sa my second is throttle body. Kung mechanical naman yung sasakyan nyo, check nyo muna yung cable. Baka naman yung cable is medyo maluwag na or stretch na yung cable. So, higpitan nyo muna guys. Itama nyo yung higpit. Dapat walang slag, wala siyang play yung cable na yun. Para pagkatapak nyo ng inyong gas pedal, tatakbo ka agad. Kasi minsan, pag maluwag yun, pag tapak natin sa gas pedal, may delay pa, diba? May delay bago siya lumusong yung sasakyan. So, yun. And then, dun pa rin tayo sa number 2, pero punta naman tayo sa mga modern na sasakyan na gumagamit naman na ngayon ng electronic throttle body. So, pwede nyo rin linisan yung inyong throttle body. So, make sure nyo na nalilinis nyo yan at least every 3 months yan, or 6 months. O kung kaya nyong linisin ng every month, pag may time kayo, pwede nyong linisan yan. Bili lang kayo ng spray, bugahan nyo, malilinis nyo na yung throttle body. Make sure nyo lang guys na pag gagawa kayo nyan ng ganyan, tanggalin nyo yung terminal cable ng battery kasi pwede nyong masira yung electronic ng ating throttle body. So, sprayan nyo lang yan guys, connected yan sa ating air filter. So, ganun din yung mangyayari sa inyo kapag madumi yung inyong throttle body. So, pwede kayong magkaroon ng pagbagal ng inyong sasakyan or hindi stable na RPM. So yan, ibig sabihin mabagal pa rin yung ating makina. So number 3 guys is fuel injector. So yung fuel injector guys is the sobrang halaga ng ginagampanan nito kasi kung magkaroon siya ng clog or paghina ng pagbuga niya doon sa ating cylinder wall or doon sa may ini-spray niya. Kung naka-GDI naman kayo, dire-diretso na yun doon sa may cylinder wall. Kung gumagamit naman kayo ng mga ano pa ngayon, yung mga ano natin, mga lumang sasakyan na ini-spray pa dito sa may bulb. Yan. So, yun. Fuel injector guys, kapag nag-clog ang fuel injector natin, magkakaroon tayo ng tinatawag na lean.
So, lalakas yung hangin natin, ihina naman yung ating fuel consumption, fuel na i-spray doon sa ating combustion chamber. Iwasan din natin yun guys. So make sure nyo na lililinis nyo or nagamit kayo ng fuel injector cleaner na hinahalo nyo sa gasoline at least every year. So yung sa akin sasakyan guys, I'm using CRB 2000. Sobrang luma na nito and ang kilometer nito is 284 na. So hanggang ngayon is maganda pa rin yung consumption ng aking gasoline at saka yung performance nito, malakas pa rin. So make sure nyo yan, pagka humina yan yung ano niyan, yung buga ng ating gasoline, pwede tayong magkaroon ng paghina ng hatak ng ating mga sasakyan. So number 4 guys is fuel pump. Bakit naman humina yung fuel pump natin? And then, bakit madaling masira yung fuel pump natin? Kasama na yan dyan, guys. Kasi lagi tayong, namimihasa tayo sa laging naka-empty yung ating sasakyan, guys. Kapag umakyat tayo sa mga matataas, sa mga hills, and then laging naka-empty yung sasakyan natin, so makakaramdam talaga tayo ng paghina or pagkadyot ng ating sasakyan. Kasi na yung fuel pump guys is nasa bottom yan ng ating fuel tank. So yung fuel natin gumaganyan na yan, ayan, di ba? Parang nasa tubig lang tayo sa bangka. And then pagka minsan na suddenly stop kayo, mararamdaman niyo diyan yung paghina, yung pag parang pagpugak ng ano. So pag kinontinuous natin yan guys na lagi tayong ganyan or laging nakakahigop ng hangin yung ating fuel pump, masisira at masisira yung ating fuel pump guys. Kasi dinisign yung fuel pump natin guys para lubricate siya ng gasoline. So kapag hindi yan nalulubricate ng gasoline yung kanyang bomba, nakakahigop ng hangin, magdadry yan and then masisira yung ating fuel pump. So iwasan natin yung laging empty yung ating sasakyan. So number 4 is fuel filter. So yung fuel filter guys is connected yan from fuel pump, fuel filter to injector. Ayan, magkaka isang connection lang yan, papunta yan doon ang from fuel pump, fuel filter to injector. So pagka barado rin yung ating fuel filter, magkakaroon din tayo ng paghina ng hatak ng sasakyan kasi siya yung nagsasala ng mga dumi papunta dun sa may fuel injector. Kasi yung fuel injector natin guys is sobrang selan dahil sobrang liit lang ng butas ng ating fuel injector. So iwasan natin na mag-refill kung yung mga gasolinahan. Number 5 guys, tama ba ako? Number 5 or number 6 is spark plug. So spark plug is laging nakakalimutan na to ng mga car owners kasi kala nila yung spark plug is pagka umaandar pa rin yung sasakyan nila, continuous pa rin, tuloy-tuloy pa rin, pwede pa rin nilang gamitin yung spark plug. So mayroon din limitation guys yung ating spark plug. Kapag 100,000 kilometer na, mas magandang palitan nyo na yung inyong spark plug. So I think naman 100,000 kilometers is enough na mapatakbo yung inyong sasakyan for 2 years, 3 years, di ba? Kasi lalo na hindi naman tayo nagta-travel ng sobrang layo, di ba? So yun, pwede rin siyang magkaroon ng deposit sa kanyang mga tip. Yan, pag nagkaroon ng deposit yung ating fuel, yung ating spark plug, hihina yung spark ng ating spark plug. So on that case, makakaranas tayo ng hard start and parang medyo mahina yung ating kuryente. So yung mga indication din yan, medyo nanginginig-nginig yung ating sasakyan, lalong-lalo na pagka nakakambyo na yung ating sasakyan. So yun, mas magandang palitan nyo yung spark plug nyo and silipin nyo rin, tignan nyo rin. Kung wala pa naman kayong pangpalit, silipin nyo, tignan nyo, klinisin nyo lang yung tip. Pwede nyo gamitan siya ng pangpalusaw ng clog or
tanggalin nyo yung ano, pwede nyo rin siyang gamitan ng pang-isis kung kaya nyo gamitan ng pang-isis. And yon guys, tapos na yung anim yata yun, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, anim na pwedeng panggalingan ng paghina ng ating sasakyan. So, yan lang yun guys, yung aking mga tips or naranasan ko na yan sa haba ng panahon ng aking pag may mekaniko and pag-drive ng mga sasakyan. So, bonus lang guys. So, kasi ito, nangyari rin sa amin to guys. Once na sobra-sobra yung pag-refill ng Prion doon sa ating compressor, pwede rin tayong humina or bumagal yung manginig or manginig yung makina natin dahil nahihirapan sobra yung ating makina. And then yung fuel, yung cabin filter natin guys, make sure natin na laging malinis para mawala yung mararamdaman nyo yun guys, pag binuksan nyo yung aircon tas madumi yung cabin filter nyo, yung manubela nyo is nangangatog. So yun, case din yun, pwede rin yun magpahina ng sasakyan nyo. And then wala na. So ayun guys, hanggang dito na lang, and I hope na may natutunan ulit kayo sa aking mga tips na binabahagi. So inaano ko lang guys na ang aim ko dito is para makatipid tayo ng pagpapagawa and then magkaroon tayo ng knowledge sa mga sasakyan. Share nyo rin to yung mga natututunan nyo para marami pang matuto sa atin na at hindi maloko na mga salbaheng mekaniko. So hanggang dito na lang guys, and we'll see you again with my next video. Bye for now guys, and don't forget to click the subscribe button and the notification bell para ma-notify kayo sa aking mga latest video. So bye for now guys, see you then.